Welcome back sa Onichan Anime Recaps. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang parte ng anime series na Reincarnated as a Sword. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na naisikay bilang isang espada matapos mamatay sa isang aksidente. Pumasok na ng dungeon ang mga adventurers at sinabi ni Cruz na ang unang floor daw ay puno ng mga pillars at obstacles. Kwento naman ni Amanda kay Fran na popular daw ang dungeon na yun nung bago pa lang siya bilang isang adventurer. At madami daw nag-uunahan na i-clear ang dungeon. Pero madami ding nawala ng mga buhay. Karamihan daw sa mga namatay ay mga magulang, kaya dumami ang mga batang alila sa Alesa. At dahil dun, nagbukas ng bahay ang punan si Amanda. Nagsilabasa naman na ang mga spiders, pero hindi yun naging problema para sa mga adventurers. Sa second floor naman, sinabi ni Cruz na meron daw mga iba't ibang insekto doon, kaya kailangan nilang maging alerto. Sa kabilang banda naman, nagtanong si Fran kay Amanda tungkol sa skills, technique at magic na ikinagulat ni Sisho. Unang pinaliwanag ni Amanda ang combat techniques at nagagamit ito sa pamamagitan ng pagmanipulate sa strength gamit ang mana sa loob ng katawan. Habang nangyayari yun, inatake naman ni Crad ang isang monster at sinabi ni Amanda na yun daw ay isang example ng combat technique tulad ng whip technique niya at sword technique ni Fran. Sinabi din ni Amanda na mas mabilis matututo si Fran kapag nag-aaral ito sa ilalim ng isang master na kaparehong class nito. Nakaabot na ang mga adventurers sa third floor at sinabi ni Cruz na mas maraming traps dun pero huli na ang lahat para sa party ni Crad. Inutusan ni Cruz si Azel na i-disable ang mga traps at habang nangyayari yun, pinag-usapan naman ni Fran at Amanda ang skills. Sinabi ni Amanda na may nagsasabi daw na mga skills ay mga divine craft na binigay sa kanila ng mundo kapag nakumpleto nila ang training para sa isang bagay. Sunod naman na pinag-usapan ni Amanda ang magic at sinabi niya na ito ay isang kind of trick na kailangan manipulahin gamit ang inner mana. Sinabi din ni Amanda na mayroong apat na elements na earth, water, fire at wind. Hold up! Wait a minute! Something ain't right! Water. Earth. Fire. Air. Nice! At meron silang mas advanced na version na ground, ocean, inferno at storm. Kung gusto daw ni Fran matuto ng magic o mag-ensayo nito, kailangan muna malaman ni Fran kung anong elemento ang compatible sa kanya. At isa-isang pinaliwanag ni Amanda kung paano ma-master ang bawat elemento. Habang naghahanda ang iba na pumasok ng fourth floor, sinabi ni Amanda na meron din daw complex magic. At yun daw ang tipo ng magic na matututunan kapag gumaling sa dalawa o mas maraming elemento. Isang example nito ay ang ginamit na wood magic ni Furion, na kombinasyon ng water at earth magic. Sinabi ni Amanda na meron pang ibang types ng complex magic at madami ito, tulad na lang ng frost na kombinasyon ng water at wind, life na kombinasyon ng water at fire, thunder na kombinasyon ng wind at fire, at iba pa. Sinabi naman ni Fran na mukhang malakas daw ang thunder magic, kaya sinabi ni Amanda na ipagpatuloy lang ni Fran ang pagpapagaling sa wind at fire magic. Umabot na sila sa fourth floor at sinabi ni Cruz na magpapahinga muna sila dun. Binigyan ni Fran ng curry si Amanda at inisip ni Sisho na nagtitiwala na si Fran kay Amanda dahil sa pagbigay nito ng curry. Tinanong ni Fran kung may ibang klase pa ba ng magic at sinabi ni Amanda na meron daw dark at light na merong iba't ibang version. Sinabi din ni Amanda na meron ding recovery magic at summoning magic. At nahirapan naman si Fran na i-process ang dami ng impormasyon. Sinabi ni Crad na mas madali daw ang dungeon kumpara sa normal at tinanong niya si Cruz kung yun ba talaga ang test. At sinabi naman ni Cruz na magiging seryoso daw ang sitwasyon pagdating ng 5th floor dahil mas malalakas na ang mga monsters at mas maraming traps dun. Sinabi naman ni Fran kay Sisho na gusto niyang matuto ng thunder magic. At ginamit ni Sisho ang self-evo points niya para ma-max out ang wind magic, kaya nagkaroon na ng thunder magic skill si Fran. Pagdating ng 5th floor, medyo nahirapan ang mga adventurers, habang chini-cheer naman sila ni Amanda. Umabot na sa pang-anim na floor ang mga adventurers, at sinalubong sila doon ng mga blue spiders. Nanghina naman ang isang adventurer, at nung ginamit ni Sisho ang appraisal rito, nalaman niya na poisoned na ito.
sinabihan niya si Fran na i-heal ito at ginamitan niya ng appraisal ang mga spiders. Nalaman ni Sisho na ang mga spiders ay mga trick spiders pala na mas evolved na version ng trap spiders. Sinabi niya ito kay Fran at binalita naman ni Fran ang nalaman niya sa ibang mga adventurers. Sa sobrang dami ng mga spiders, sinabi ni Cruz na kailangan na muna nila mag-retreat at inutusan niya si Amanda at Fran na mag-clear ng daan para makaalis na sila. Ginawa ito ni Fran at Amanda, kaya nakapag-retreat na sila. Dahil sa dalawang adventurers, nahulog si Fran sa isang teleporter trap. Pero sinabi ni Sisho na huwag mag-aalala si Fran dahil itatakas niya ito kahit saan man sila mapunta, basta huwag lang sa loob ng isang pader. Gayunpaman, naiwan si Sisho nung na-teleport si Fran at malalaman natin na ang trap pala ay complex trap ng teleporter at weapon disarm. Ayon kay Azel, na-teleport daw sina Fran sa isang kwarto na malapit lang, pero pagdating nila dun, wala sina Fran. Sinabi ni Azel na imposible daw ma-alter ang teleportation place ng walang dungeon master, pero sinabi ni Amanda na may isang paraan daw. Sa kabilang banda naman, nagising sina Fran sa madilim na kwarto na may malaking spider. Sinabi naman ni Amanda na meron daw monster na kayang mag-alter ng traps, at ito ay ang Trickster Spider, na final form ng Trick Spider. At dyan nagtatapos ang video na ito. Make sure to like the video and follow for more anime recaps. Ani-chan!